Hello guys, welcome to this channel. So ngayon magsisimula na tayo sa paggamit ng ukulele, kung paano gamitin ang ukulele. So kung hindi nyo napanood yung part 1 ng video nito, so i-subscribe nyo ako at saka hanapin nyo yung video ko sa part 1, ukulele tutorial. So but please don't forget to subscribe first to my channel. So ganito guys, kilala ninyo muna yung mga finger parts nyo. So ito yung pinky, ito yung ring, at saka ito yung middle, at ito yung index, at of course yung thumb nyo. So una, paano ba mag-play ng ukulele kung beginner ka? Ganito guys, yung thumb nyo dito sa likod, dapat nakaganon yung position. Hindi nakaganon kasi mahirap yon pag nakaganon. Diba? Hindi masyadong tutunog. So, dapat nakaganito yung thumb nyo. Hindi naman masyadong lakasan nyo. Hindi kailangan ng diinan nyo kasi mas masakit siya dito sa kamay nyo. So, konting ano lang, konting diin lang. Dito ka kasi kumukuha ng lakas para tutunog yung mga bawat chords mo. So, ito guys. So, yung mga simple chords, magpractice lang tayo ng tatlong chords ngayon. Makakabuo na tayo ng isang kanta. So, sa ukulele, yung chords na ganito is G to siya. Sa guitar, mukha siyang D. Kung marunong kayo mag-guitar, mukha siyang D. Pero sa ukulele, ito yung G chords. So, sa G chords ng ukulele, dapat yung index mo nasa third string from down, 1, 2, 3. Nasa second fret siya, fret 1, 2. Nandito yung ano mo, yung index mo, saka nandito yung ring finger mo nandito sa second string, which is nasa third fret. So yan, saka yung middle finger mo nandito naman sa lower string, nasa second fret. Okay, so by that makakabuo ka na ng chord na G. Tapos yung strum mo ganito lang. Guys, ito yung G chord sa ukulele. So, of course, partner ng G ang C tsaka D. So, ang C chords guys, napakadali sa ukulele. Isa lang, yung index finger mo, ganito lang. C chords na yan. Mukha siyang G sa gitara, pero sa ukulele, C chords yan. Tapos yung thumb mo, nakaganito lang. Yan guys. Tapos yung D naman sa ukulele, tatlong finger mo, itong ring finger, middle, saka index. Dito, ang ring finger, dapat nandito siya sa second string, sa second fret. Dito, second string, second fret. Yan. Saka yung middle finger mo, third string, second fret. Tapos yung index mo, fourth string, second fret. So, bali, magkasunod lang sila guys, ganito. Ganyan lang guys. Kahit sa ganitong tatlong chords, makakabuo ka na ng kanta. Pero bago ka makakabuo ng kanta, kailangan practice mo muna yung tatlong chords. Yung pinaka-basic na strumming naman, guys, kahit ganito lang. Down, up, up, 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 down, up, up. Medyo bilisan natin. So kung marunong na kayo sa tatlong basic chords guys, sa ukulele, at sa susunod, dalagyan natin to ng mga minor para mas gaganda, mas maraming kanta ang mabubuo. So, yun lang guys. Salamat at for more videos, don't forget to subscribe, click the notification button, at sa susunod na video, tuturuan ko kayo kung paano mag-plucking ng mga kanta. Yung ukulele ang kakanta, hindi ikaw. Like this. Sample lang.
yan, Memories by Maroon 5. So, sa susunod na video, pwede natin ituro yan. But don't forget to please subscribe and click the notification button for more updating videos. Thank you!